Good morning! Nakakait tayo sa taas. Ay! Malaki na yung sisi! Oh. Ito lang natitira dito. Nag-iisa. Yun. Ito wala sa focus. Yun. Yan. Malaki na siya ulit. Dato na mga kalapatid. Malaki na yung ating sisi. No? Yung isa po ay kanina lang umuwi, no? Na nawala, no? Pumitik yung isang kalapate, yung bunso. Bunso, pumitik eh. 4 days, nawala na pa? 5 days, ka-5 days kaya. Hindi ko lang kain, kaya gutom na gutom. Ang laki na po, taba, oh. Diyan makikita po yung kalapate kung maganda ang kondisyon, no? At makikita nyo yung kanilang mga laman dito ay ano talaga, no? Solid. Solid talaga, no? Napakataba, oh. Yan. Yan nakakatuwa, eh. Itaba. Taba, oh. Bigat. Ito po ay ano na, 12 days. 12 days na po siya, ha? Kasi nung nag-video tayo, ano eh, bali 7-9 days yata, 8 days yun, 8 days. Eh, ito, napaka-taba niya. Lalaki eh. Magka 2 weeks na yan. Magka 2 weeks na, oh. Or 2 weeks na siya, basta mga ganun. Taba. Napaka-taba. Solid na solid, oh. Yeah. Tinan natin yung ano, kasi yung mga kalapatid, no, yung kalapate tinuturuan ko eh, tatlong araw ko tinuturuan dito eh, nagulat dun sa ano, sa pusa lumipad, kaya 5 araw hindi bumalik yung kalapate eh, mabuti bumalik ngayon, kaya lang ang dusing. Napaka dusing ng kalapate, no? Sa kaya nagpunta yun, no? Hindi ko alam eh, pero gutom, payat na kasi bali 5 araw niya na hindi siya nakauwi, no? At pakikita ko sa inyo, napakarumi po, payat, umayat. Yan po. Yan, sige ata. Mga kalapatids, nahilig din yung tatay ko sa laman. Fertilizer niyan, mga tae. Gamot to eh, gamot. Tae ng kalapate. Hindi, gamot to sa mga, ano, may diabetic. Mga diabetic. Ah, insulin plant. High blood. Insulin plant. Oh. Ito, bumili kayo ng ganito. Kinakain po yung dahon nito. Yung dahon lang. Makakagamot ang diabetes, yung mga mahirap sa pag-ihi. Yung nahirap po umihi, yan. Tapos ang fertilizer niyan, tain ng kalapate. Daw malulusog na kalaman dito. Yung iba dito na ano lang yung mga buto-buto na hulog lang dyan. Yan. Ang lalaki, ah. Lalaki. Galaga kayo ng ganitong halaman, no? Ganit yan. Ayan, ito pa mga halaman dito. Yan. Mga kalabakit, pakita ko sa inyo yung ano, yung hinakay. Na... Yan. Akay tayo. Diba? Laking tulong ng tayo na kalapate. Fertilizer. May mga nangingi pa kaming kapitbahay dito upang pataba lang ng halaman. Ito na. Kaya nga kalapatid, no? Asan na? Hello? Ayan. Ala! Nandusing! Nandusing po. Saan ka kaya nagsusuot? Oh! Para siya naging ano, no? Yung napakita mo yung ano, ito siya yung naka-video noon. Ganyan po siya katusing. Pati buntot niya pa? Oo. Ang dusing niya. Saan kaya ito nagsusuot?
Bali, hindi natin alam. Pero nung umuwi dito, dire-diretso doon sa pulungan eh. Siguro nakatanaw siya na ano. Kasi pumitig siya eh, napagrupo doon sa marami. Nagulat doon sa pusa. Ang dusi? Eh yung pusa na yun, hindi naman nangangain ng kalapati yun, natakot sila eh. Eh, allergy na sila sa pusa ngayon. Kaya kita mo, napakadumi, no? Eh, medyo abuli natin yung kondisyon niya. Napakaganda nung inakay niyang una. Parang bumayat siya pa. Bumayat talaga. Bumayat. Gumaan pa. Eh, no, tinawa yung dumi ng ano niyo. Sobrang dumi. Ah, mga kapatid, no, yung mga implant pen medyo sirang-sira na kasi, no? Ating papaayos na yung... Ayusin ko itong mga dumi. Kaya, pagka lumalakas pa ulan, eh, pumapasok na po rito yung tubig. Eh, kita niya, no? Ating re-repair, pakikita ko sa inyo pagpitagpi yung paano natin na ayusin, no? Marami po akong yero na nandito, no? At pipinturahan na lang. At ilalagay natin dito sa flying pen nila para maging magandang ayos. Siguro medyo i-extend ko na lang yung bubong para ano, hindi umahampas dito yung ulan. Kasi pag malakas ang ulan po at mapasok dito, kaya meron pong cover dito yan eh. Para hindi pa mapasok sa loob yung tubig. Yung mga harang. Eh kaso dito naman, yung may problema dito pumapasok, nababasag ng konti dyan. Kaya kailangan extend pa natin yung bubong dito para hindi na siya talaga papasok yung ulan. Papasok ba dito? Oo, kasi facing the sun tayo eh. Mm-hmm. Ang facing the sun po kasi, mga malaking bagay po yung facing the sun, no? Hindi mabaho yung ating kulungan, no? Saka yung dumi nila hindi po basa, no? Katulad po niya, tingnan nyo yung mga dumi nila, tuyo-tuyo po yung mga dumi nila dyan. Hindi po basaya, ha? Kasi nga po ay laging merong araw dito. Pero kita nyo, wala pang ganong araw dito, pero yung init po pumapasok dito, no? Ganun po yan. Mainit nga lang? Oo, mainit nga lang, pero yung sabihin, hindi siya babaho. Hindi mabaho yung kulungan pagka facing the sun. Morning and afternoon, merong araw. Yun po yung ibig sabihin ng facing the sun. Kailangan nakaharap tayo sa south at saka west. Hanggang nakaganon tayo, nakatagilid tayo ng konti. Para nung sa ganon ay hindi bumabaho yung ating kulungan saka hindi basa yung kanilang mga dumi. No, ganun po yan. Pero nasa pagkain din po yun, nasa pagkain po. Pero mas malamang po yung na-absorb yung kanilang dumi, no? Madaling matuyo yung kanilang dumi. Yung po yun. Saka hindi po sakitin ng San by south ba? Dito yung south eh. Diyan ang gagaling yung kalapate. Dito naman yung west. Ang north. Pag ganun kasi, nakatagilid, di naman diretsong pag ano, hindi naman nakatagilid yung south eh. Ay, dito yung north! Pag dito yung south, dito yung east. Saan yung north? Dito yung east. Tapos dito north yung... North to eh! Dito ah, north. North, dito north. Nakatagilid din, hindi naman diretsong ano eh. Ah, hindi naman nakaganon yung south eh. Nandito yung west eh. Nandito yung east. Ay, naka ano pala tayo? Naka-diagonal pala yung bahay natin. O, yung... Bagay na nakaslant. Yung bahay kasi, yung lupa natin kasi nakaharap sa north. Nakatagilid sa south. Sa south, saka sa west. Kaya yung araw, huwag mo lang umaga hanggang ano. Hindi po ano yung advice yung ano. May kita nyo naman yun yung pag morning lang may araw. Kailangan meron ding afternoon ng araw. Ganun po yan. May kita naman lang pa sa paglulubog tsaka pagsinag. Oo, kailangan laging merong araw. Para hindi nangangamoy yung ating kulungan. Kasi pag ano, kung doon lang tayo nakaharap sa east, may tendency bumaho pag hapon eh. Hindi masyadong naaaraw, nakatalikod ka na sa araw. Eh, ito po ay hindi ko rin alam nung araw. Ang kaibigan ko lang Taiwanese ang nagturo, no? Taiwanese po yung nagturo sa akin na
ganun po ang kalakaran ng paggawa ng isang pulungan facing the sun. Morning and afternoon, there is a sun. No, yun yung sinasabi. Taiwan po ang may-ari. Yung may-ari po nung Mark Rosen. Yun po yung nagturo sa akin, ha? Ganun po yan. Niniwan lang dito yung Mark Rosen, galing Barcelona, iniwan dito. Yun, ha? Kaya ano yun, swerte ako tan. Nagkaroon ako ng Mark Rosen, napakamalang Mark Rosen. Kinukwento ni Mr. Mariano Lee, talagang hindi niya kayang bumili ng Mark Rosen kasi napakataas ang presyo, no? Ganun po yan, ha? Kaya swerte po ako at nagkaroon ako ng Mark Rosen kahit wala akong pera, no? Meron tayong mga kaibigan na nagbibigay sa atin. Ganun po yan. Binigay ba? Binili mo yan, eh. Hindi, iniwan kasi lang dito. Pineram lang? Hindi naman totally iniwan kasi wala na mapaglagyan, eh. Mm. Wala siyang mapaglagyan ng ano. Ang ginawa, ang tagal, binrid ko. Sabi ko, pwede ka ba i-breed? Sige, gamitin ko. Gamitin mo, sabi niya. Binrid ko, eh. Lahat ng anak tumira, eh. Lahat tapos, nakuha din yung original? Kinuha din. So, kinross yun? Kinuha din. Mga pure Mark Rosen? Ha? Pure? Pure yun. Dalawa? Yun. Dalawa? Hindi, isa lang. Ano sa mukin Ross? Isa lang yung Mark Rosen na yun. Lalaki. Sa mukin Ross? Kinross ko sa mga Husky Band Real. Sa kanya din yung Husky Band Real, eh. Siya rin nakabili. Na HBR tsaka Crusade pala. Hmm. Pero yung Jansen ko, galing kay, ano, sa Janton Loop yun. Kay Tony Ching. Yung binili ko rin yun. Mahal ang pagkakabili ko doon. Kaya, swerte at na dito nilagay yung ibon muna pansamantala at na... Tinacross mo. Pinacross ko yung dalawa, yun na tumira lahat. Yung swerte naman. Ayun yung ano, yun. Pero kinuha din ng meme-ari yung Mark Rosen saka yung Husky Band Real. Kasi nagawin siya rito sa Pilipinas, eh. Kaibigan ni Tony yun, eh. Kaya sabi ni Tony, dito natin dalhin kay Mario yung ano, yung ibon. Kaya... Swerte naman na dito na ilang. Mga nyetoy pa kalapate mo. Eh medyo natagal lang kasi busy kasi yung si Pechay, eh. Ano yung Taiwanese player ng pansier ng ano ng Taiwan. Malaban din ng malalaking ano yun. Building ang pustahan nila doon. Ganun ang yung Taiwanese na yun. O ganun na lang po at siguro pagka ginawa tong pulungan na tong ano na templating pen. I-update ko kayo para makikita nyo paano natin gagawin ito, no? Tingnan natin yung isa na sana. Ayun, no? Ayan, no? Kita nyo. Stress na yung stress. Dumi-dumi. Napakadumi niya, oh. Kawawa naman. Lungkot na po ako nung nawala yan, mga kalapatid, no? Kasi pinaparami ko yung ganyan lahi, no? Yung mga lahi niyan ay subok na. Brown. Oh. Wala pa ata masyadong brown na pa. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino yung ginagumamit ng lahi niyan. Ang original po yun, yung pinakita kong grisil, no? Ah, oo. O yung grisil na ang magulang original nila ay grisil brown. Yun. Kaso ay nawala na rin at... Hindi nagsimilya yun po. Matanda na. Namatay na rin, namatay. Oo, yun. Yun yung magandang lahi na yun. Yun nga yung lahi niya. Ilahi nila yan. Ang ganda ng mukha nun. And, bigay ko sa ano, eh. Yung pala, ginamit sa Surigao. Nanalo yung kalapate. Yan ang lahi niyan, mga kalapatid, ha? Paramihin ko na lang. Kadahil nga, yung magulang niya ay matanda na, hindi na nag-ano. Pero meron kasi anak dito na isa lang. Di ba hindi mo na kinarere? Kakarera mo pa ba yun? Ha? Kakarera mo ba? Yan, kakarera ko yan. Kaso na, muntik pang mawala. Pero meron isa dito na, ito ng brown na to, hindi ko kakarera. Mararamihin ko. Matanda na rin yung ano eh. Yung... Dalawa? Yung tatay nila, matanda na rin yun. Yung lahi nga nun, yung may puti dati na brown, ang ganda. Oo. May naipanalo daw yun sa iba, eh. Hmm. Naipanalo yung lahi, 700,000. Hmm. Yun yun. Hindi na namin nasabihin ko sino. Huwag na natin sabihin. Huwag natin sabihin ko sino nalo nun.
Oh, yun yung layo nun. Ayun, lagi inaanap dito sa loob ni Papa kung nasan yung layo nun. Oh, yun. Yun ang ano. Yun ang lahi ng mga ibon na yan. Yung brown na may white. Pansurigaw. Takloban. Surigaw ba yun ba? Hindi yung isa yung babae. Takloban winner. Saka ano, 3-time champion. 3-time champion yung ano, yung naibigay ko sa kanya. Mm. Yung po binigay ko yung kalapate, pero lahi po nung ano yan. Hindi po dito sa ano yun. Lahi. Lahi, no. Yung magulang, yung ano na yun. Yung namatay. Pari kapatid nila yung kapatid. Mm. Ay, ano pala, pari lolo pala, lolo. Lolo pala yun. Ah, ano na lang yun? Itong mga nandito, lolo yung magulang nila ngayon. Oo, yung hindi na nagsimilya? Oo, bali ito, apo na yan. Bali, apo na yan. Sayang yun, oh. Ganda pa naman. Ay, papakita ko yung picture. Oo, yun. Pakita mo sa kanila yung picture nung brown. Yung brown. Jansen din. Ah, Grisel. Grisel brown yun, eh. Ang gandang babae. Siya mismo. Second overall. Second overall yun. Saan yun nilaban? Na? Saan nilaban? Sa PU. Api. PU. Second overall yun, si Jeronimo, yung namatay na pansier, first overall siya. Kaso yung ibon niya hindi umuwi. Yung ibon ko umuwi. Hmm. Oo, umuwi siya. Eh, standing siya kasi sa isa. Overall. First overall yun. Kaya siya yung nagkumuha ng overall. Ganon. Ah, yung Grisel na yun? Oo, yung Grisel na yun. Yun ang ano, yun ang second overall. Second overall ng PU. Kasi matanda na, hindi na ano. Nagsisimilya. Hindi na nagsisimilya yun. Lahi na. Ganon naman ang history niya. Pero yung mga magulang doon, mga imported din po. Mga imported din yung mga magulang niya. Hindi po, ano. Galing po kay bali throwback, lumalabas na throwback eh. Jansen eh, sa Jansen. Lumabas ng nag-anak yung Jansen ko na ano, Grisel Brown, throwback yun. Yung pinaka magulang, yung pinaka overall na yun. Eh, natira na lang dyan yung apo. Ay! Ito, apo na lang yung... Nasa baba. Oo, nasa baba. Yung brown na may white belt. Oo, oh, may white. Yun. Yung magulang na ito. Yung kamukha niyan. Yun. Dumi mo. Sa ako kayo nagsuot. Halika na pa. Huwagan na lang po mga kalapatid. No? At sana po ay huwag niyong laging makalimutan mag-subscribe. No? Mag-like, mag-share, mag-subscribe po sa aking YouTube channel.